Okay. Magandang gabi mga kapatid. Simula tayo sa ating topic. Did Jesus institute all the seven sacraments? Or is it just the invention of the Catholic Church? Si Jesus ba talaga ang nagtatag sa mga sakramento o ang simbahang Katoliko lang nag-imbento nito? Oh. So, sagutin natin yan sa ating catechism lecture for this evening. At saka may isa pang tanong, no? Kailangan ba talaga ang mga sakramento para sa kaligtasan? Ito ay more na tanong sa mga ating kapatid na mga Katoliko. Kasi marami din tayong mga kapatid na kulang sa katesismo na akala nila ay sila ay maliligtas, na sila ay malayo at lumalayo sa mga sakramento. Okay? So, unahin natin munang tanungin kung ano ba ang opisyal na turo ng ating simbahan. Sa bago tayo pala pumunta doon, basahin na itong napaka-common na objection ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, no? Sabi nila, ang Catholic Church ay kadaming dinadagdag, no, sa turo sa Biblia na wala naman. Hindi naman turo ng Biblia, maraming dinadagdag. So, yun ang napaka parati nating naririnig. I'm sure na narinig nyo na rin yan, no? At saka, I'm sure din, minsan nagtatanong rin tayo, kahit tayo mga Katoliko, saan ba yan galing yung sakramento? Okay. Unang tanong, si Jesus ba ang nagtatag sa lahat ng mga sakramento? Yung pitong sakramento, lahat ba tinatag niya? Ang sagot, oo. So, malinaw. Pero bakit? Paano natin yan ay mapanindigan? Sagutin natin maya-maya. Catechism paragraph 1114 sabi, batay sa turo ng banal na kasulatan at sa mga apostoles at sa mga ama ng simbahan, the church fathers, pinahahayag natin na ang mga sakramento ng bagong tipan ay lahat ay itinitag ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang ating official teaching, the Catechism of the Catholic Church, para sa kaalaman ng ating mga kapatid na Katoliko. Kasi ito po ang realidad ngayon, no? Sabi sa PCP2, Philippine Plenary Council, no, of the Philippines, sabi, ito ang problema ngayon sa ating simbahan, we are sacramentalized but we are not catechized. Actually, na siguro nasa mga 80 to 90% ang hindi catechized, hindi alam ang ating pananampalataya. Kaya konting kalabit lang sa ibang mga paniniwala, lumilipat na, nagja-jump ship na. Okay? So, klaro po mga kapatid na ang lahat ng sakramento ay si Jesus ang nagtatag. Hindi po ang simbahan ang nagtatag. Si Kristo Jesus mismo. Okay? So, punta tayo sa Council of Trent. Ito po ang 19th na konsilyo ng ating simbahan. Okay. Na idinaos noong 1545 at saka hanggang 1563. Anong sabi ng Council of Trent? Dito po sa Council of Trent ay formal na ipinahayag, na diniklara tungkol sa sakramento. Hindi ibig sabihin na 1545 lang inimbento ang sakramento. Matagal na na tanggap na turo ng mga ni Jesus at saka ng mga apostoles ng tradisyon, pero ngayon sa
panahon na ito ay formal na inilagda na ginawang opisyal talaga, no? Anong sabi sa Canon 1 ng Section 7 ng Council of Trent? Ang sabi, kung sino man, no, ang magsasabi na ang sakramento ng bagong tipan, no, ay hindi lahat itinatag ni Kristo at ito ay mahigit kumulang sa pito, meaning more than seven or less than seven. Ang sinasabi dito dapat seven lahat, no? Pito na sakramento, si Jesus mismo ang nagtatag. Kung sino man ang magsabi ay labis o kulang dito, let him be anathema. Ito po ang pito: baptism, confirmation, Eucharist, penance, extreme unction, holy order, and matrimony. So lahat po yan, si Kristo ang nagtatag mismo. Okay? Kung sino magsasabi na hindi totoo, let him be anathema. Ewan ko lang po kung nakakita na kayo nitong statement ng simbahan, let them be anathema. Ano bang ibig sabihin ng let them be anathema? Ito rin kasi ang objection ng ating mga kapatid sa statement na ito. Parang kinagkukundina. Pag tiningnan mo sa dictionary anong ibig sabihin ng anathema, magiging translation niya ay let him be accursed. No? So, taliwas ito sa objection ng ating mga kapatid na mga Protestante, mali ang sinasabi ng simbahang Katoliko, let him be accursed. Kasi sabi sa 1 Timoteo kapitulo 2 versikulo 4, sabi na God our Savior desires all men to be saved. Nais ng ating Panginoong Diyos na lahat ay maliligtas. Bakit ngayon nagkukundina kayo? Parang anong ibig sabihin ng curse? Sinusumpa mo na mapupunta sa impyerno. Taliwas talaga itong turo ng mga Katoliko. Okay. Hindi po ibig sabihin ng let him be anathema ay kinukundina mo yung tao mapunta sa impyerno. Ito po ay galing din sa Biblia, yung word na let him be anathema. Ginamit lang din natin ang salita galing mismo sa Biblia. Basahin natin sa Galatians chapter 1 verse 8. Dito galing itong wordings na ito na ginagamit sa konsilyo. But though kahit isang anghel pa galing sa langit ang magturo sa inyo ng ebanghelyo na taliwas sa mga tinuturo namin, no? Let him be anathema. So galing sa Bible, let him be anathema. Anong ibig sabihin ba talaga, bakit ginamit yan ng Bible ang let him be anathema? Let him be accursed. Sa sulat pa rin ni San Pablo, 1 Corinto, Kapitulo 5, sabi, you are to deliver this man to Satan. Sino yung i-deliver kay Satan? Yung mga pasaway na miyembro ng simbahan na hindi nakikinig, who is committing mortal sin, tapos hindi pa rin nagsisisi. Ang sabi, you are to deliver this man to Satan, si San Pablo mismo nagsabi, for the destruction of the flesh. Ito po ay language ng excommunication. Kaya meron tayong tinatawag na excommunication, dito po galing sa turo ng banal na kasulatan, na tanggalin natin siya sa miyembro ng katawan ni Kristo temporaryo hanggat siya ay magsisi para siya ay madisiplina, destruction of the flesh, that his spirit, para yung kaluluwa niya ay masalba. Ito po ay hindi pagkukundina sa tao na mapunta sa impyerno, ito po ay isang paraan ng pagdisiplina na ang Diyos mismo ang nagturo kung anong gagawin sa mga pasaway na miyembro ng simbahan. That his spirit may be saved in the day of our Lord Jesus. So, ito po ay pagtanggal ng miyembro ng katawan. Di ba tayo ay simbahan, katawan ni Kristo.
pag example sa ating paa naging gangrene, wala na, pinuputol po yan kasi mamamatay ang buong katawan, maano siya, mapoison, no? Oh, so pag may taong nagtuturo ng doktrina na mali, pwedeng masisira ang pananampalataya ng buong katawan ni Kristo. Kaya napaka-istrikto po sa panahon nila na tanggalin yung miyembro na nagtuturo ng mali, no? Unrepentant sin or obstinately teaching error from one's church body. Kaya ngayon medyo hindi na tayo masyadong istrikto, kaya malaking pinsala. Maraming mga dissident theologians na nagtuturo mismo simbahan ng mga kung ano-ano, pinapabayaan, yan ang mangyayari, maraming malilito. Pero noong una, sa early Christians, tanggalin lahat ng tao na pag siya ay nagturo ng mga heresy, no? So lang yan, nag-digress tayo ng konti, yan po ang ibig sabihin ng let him be anathema. Pinanlilinaw lang natin kasi baka ma-misinterpret na ang simbahan ay nagtuturo ng ang tao ay sinusumpa natin para sa impyerno. Hindi po. Okay, balik tayo sa sacraments. Ang pangalawang tanong, ang mga sakramento ba ay kailangan para sa kaligtasan? Ang sagot, yes, opo. Kailangan talaga. Anong sabi naman po ng official dogma ng simbahan? Section 5 ng canon canon 4, section 5 sa Council of Trent, ang sabi, kung sino man ang magsasabi, okay, kung sino man ang magsasabi na ang mga sakramento ng bagong tipan ay hindi kailangan para sa kaligtasan at ito ay kalabisan lamang at ang kailangan lang ay pananampalataya through faith alone, again, let him be anathema. So, ang official natin na teaching, kailangan talaga natin ang mga sakramento para tayo ay maligtas. Okay? Catechism of the Catholic Church, paragraph 1129, nagsasabi, ang simbahan ay nag-a-affirm sa lahat ng mananampalataya na ang sakramento ng bagong tipan ay kailangan para sa ating kaligtasan. Next question. Makikita ba natin o mahahanap ba natin ang salitang sakrament sa Biblia? Ang sagot, no, hindi po. So, ang sagot natin ay hindi. So, ibig bang sabihin hindi na ang sacrament ay hindi biblical? Ang sagot ay it is biblical. Eh, bakit natin nasabi na biblical? Eh, wala naman ang word mismo. Okay? So, ito po ang sinasabi sa na the idea is there, ang turo ay andyan, pero ang actual o the exact word is not. So, hindi ibig sabihin na ang exact word ay hindi mo makita, wala na yung turo or ang idea or ang essence. No? Marami po tayong mga turo sa Biblia na sa kalaunan na lang natin nahanapan ng bagay na pangalan, na label, no? O angkop na nag-describe sa turo sa Biblia. No? Okay. Sacrament. Saan? Puntahan muna natin yung salitang sacrament, etymological definition. No? Ang sacrament, ang galing sa Latin word na sacramentum. Magtataka kayo kung mabibigla kayo na napakalayo ng kanyang definisyon, no? Okay. Sacramentum sa Latin. Pero ano ba ang makikita natin sa Biblia? So, i-coconnect natin ngayon ang salitang sacramentum
sa mystery. Kasi yung mystery ang salita na makikita natin sa Biblia. Actually, galing sa salitang mystery na naging humantong sa sacramentum. Iko-connect natin ngayon, okay? So, ano ba yung mystery? Di ba yung mystery ang mga bagay na hindi natin lubos maintindihan, hindi natin lubos kilala, hindi natin lubos alam, no? At saka mga bagay na hindi natin nakikita kaagad, no? So, yun ang mystery, okay? Ito ay sa, especially sa Daniel chapter 2 verse 28, kasi ang Hebrew, ang Bible dati ay nasulat sa, lalo na yung Old Testament ay nasulat sa Hebrew, no? However, there is a God in heaven who reveals mysteries. So, ang Diyos ang nagbubunyag ng mga misteryo. So, mga misteryo, mga bagay na hindi lubos maintindihan o nalalaman, no? So, at saka itong mga bagay na hindi nalalaman, binubunyag ng Diyos sa mga pinipili niyang mga tao. Okay? This was your dream and the visions in your mind while on your bed. So, sa lingwahe ng Biblia, ang misteryo ay mga bagay na hindi lubos alam at saka naintindihan, hindi nakikita, at ibinubunyag ng Diyos sa mga taong pinipili niya. Okay. So, ang word na mystery, ito ay inihali, isinalin sa word na mysterion. Kasi ang Hebrew ay isinalin, translate into Greek. Kasi sa panahon ni Jesus at saka sa mga apostoles, ang language na ginagamit ay Greek. Kasi, so, lahat ng language ay Greek. So, kaya ang New Testament ay sinulat sa Koine Greek, no? At sa kakalaunan, tinranslate na naman sa Latin, which is the official language of Rome. Okay? So, punta muna tayo sa Greek. Ang Greek word ng mystery is mysterion. So, sa Greek, ang ibig sabihin ng mysterion ay ang pagbubunyag ng Diyos sa mga Diyos nila, no? Mga Diyos-Diyosa nila to a chosen few, mga pinili. So, magkalapit pa rin sa Hebrew term. Okay? And then, kahit sa New Testament, ito rin ang pag-intindi ng mystery. Pinipili, kahit sa kay God or kay Jesus, pinipili niya ang mga pagbubunyag ng mga misteryo sa mga tao na kanyang pinili. Matthew chapter 13 verse 11. Sabi. Ang sabi niya, to you it has been granted to know the mystery. Oh, kita mo? Pinayagan silang malaman ang misteryo ng Diyos, the kingdom of heaven. At sa iba ay hindi pinayagan. To them, it has not been granted. So, makikita mo na namimili ang Diyos kung kanino niya ihahayag ang kanyang misteryo. Okay? So, sa kalaunan, yung sa misteryon, ito, misteryon, ito ay tinranslate into dalawang word sa Latin. Unang translation ng mysterion ay tinranslate into sacramentum. Bakit sacramentum ang napiling salita? Kasi ito ay may kahulugan ang sacramentum na panunumpa ng mga sundalo sa emperador. Kasi yung emperador ay pinaniwalaan na parang Diyos. At saka sila ay may, dahil sila ay nanumpa, sila na ngayon ay may karapatan at mga pinili, no, na may mga pribilehiyo na malalaman, may mga dagdag kaalaman na binibigay sa kanila kasi sila ay nanumpa ng katapatan sa emperador. So mga pinili pa rin, no? So yan ang naisipang ginamit na salin sa salitang misteryon.
After ilang mga taon lumipas, meron na namang isang salin na ginamit. So, ang gumamit ng salin, pareho itong Latin ang dalawa ha, Mysterium at saka Sacramentum. Yung Greek ay Mysterion, yung Latin ay Mysterium at saka Sacramentum. Puro Latin yan. Sa kalaunan, mas naging sikat ang Mysterium, kaya ngayon, pag magbasa ka ng Latin Vulgate Bible, hindi mo makikita ang word na Sacramentum. Ang makikita mo sa word na Mystery ay Mysterium. Kasi ang sa Italia, which is nag-dominate na translation, no, the Vulgata, ito yung napili. Pero sa simbahan, ito yung nanatili na ginamit ang Sacramentum. Kasi, no, paano ang ano ba ang tulay na nagdudugtong sa dalawa, Mysterium at saka Sacramentum? Yung panunumpa ng katapatan. Common denominator nila. So si Tertullian, no, sa 3rd century, anak ng sundalo at saka Christian writer, is a church father at saka isang lawyer, ito yung napili niya na gamitin para mag-describe sa mystery ni Christ, no? Kasi anak siya ng sundalo at saka yung anak ng sundalo, bilang anak ng sundalo, familiar siya sa mga lingwahe ng sundalo. It is the soldier's oath, panunumpa ng sundalo na katapatan sa emperador. So kung ikaw ang minunumpa sa emperador, may bago ka ng buhay, mababago ang buhay mo. So ito ay inugnay niya rin sa bagong buhay pag ikaw ay nabinyagan kay Kristo. Kaya yon ang ginamit niya na salita ng simbahan, naging ano siya, ecclesiastical term, no? Kasi ngayon kung sinabi mong Sacramentum, ito ay nag re-relate sa holy, no? Banal, consecrate, itinalaga, no? So yon, dun galing ang sacrament, from the word mystery. Okay? So, ano ngayon ang definition sa Baltimore Catechism, simple pang bata na definition ng sacrament? So, una, siya ay panlabas na tanda, panlabas na palatandaan. Pangalawa, itinatag ni Kristo. Pangatlo, nagbibigay ng grasya. So, yan ang tatlo. External sign, instituted by Christ, gives grace. Maraming tao na maabot na sa mga matatandang edad, hindi pa rin alam hanggang ngayon ang kung ano ang sakramento. No? Ako rin, guilty as charged. Edad ako ng mga 30 plus. Doon ko pa nalaman sa pagsasaliksik kung ano ang ibig sabihin ng sakramento. Kasi wag na tayo mahiya, kaya magtutulungan tayo mga kapatid, mga Katoliko. We have to study hard about our faith. Tapos, let us catechize each other. Kulang tayo ng mga katekista. Kulang yung catechism efforts na ating simbahan. 80% ng simbahan hindi alam ang catechism. Magtulungan tayo, mag-aral tayo, and let us teach one another. Okay. So, sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 774, ito ay galing din sa sinulat ni St. Augustine. Sabi ni St. Augustine, Christ Himself is the mystery of salvation. Kung mystery, kung i-substitute mo yung word, the sacrament, siya yung simbolo ng ating palatandaan ng ating kaligtasan. For there is no other mystery of God. Wala nang ibang nagtanda, palatandaan ng Ama, kundi si Kristo. Diba? He is the image of the invisible God. Diba? 1 Corinthians chapter 2, verse 7.
But we speak God's wisdom in a mystery. No? Ating sinasabi ang kaalaman ng Diyos sa pamaraan ng misteryo. The hidden wisdom which God predestined. Ito ay ipinangako na, no? Pinlano na ng Diyos kahit nung sa wala pa, hindi pa nagsimula ang panahon, no? At sino tong taong tong ipinangako? Si Kristo. God predestined before the ages because Christ is the mystery of God. Colossians chapter 2 verse 2. Okay? So attaining to all the wealth that comes from the full assurance of understanding resulting in a true knowledge of God's mystery. So God's mystery, sino ang mystery? Sino ang sacrament ni God? Ang palatandaan ni God, ang nagpapakilala sa kanya, it is Christ himself. Huh? So in other words, mga kapatid, Jesus is the image of the invisible God. Siya yung nakikita natin, si Jesus, kasi ang Ama hindi natin nakikita, hindi natin lubos na makilala. Pag nakita natin si Jesus, nakikilala natin ang Ama kung sino siya. Because he is the reflection, he is the image of the invisible God. In other words, si Jesus po ang pinakataas na sakramento. Pinakataas na palatandaan. No? Jesus is the ultimate sacrament. So dito natin makikita unti-unti na ang sakramento ay andito sa loob mismo ng lahat ng turo ng Biblia, no? So Jesus in his very nature, lalo na sa pagpakatao ni Jesus sa incarnation, the Word became flesh, incarnate, no? So the incarnation is sacramental. Lahat ng ginagawa ni Jesus dito nung andito siya sa mundo ay sacramental. Puro palatandaan, puro ng simbolo sa diwa ng Ama. John chapter 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. And we saw his glory, glory as the only begotten from the Father, full of grace and truth. So, si Jesus ang salita ng Diyos, hindi mo makikita. Siya ang salita ng Diyos. Nagkatawang tao, nagkalaman, no? At tumira kasama tayo. Siya ay puno ng grasya. So dito, ano bang sakramento? Nagbibigay ng grasya. Puno siya ng grasya. Does it ring a bell? Mama Mary also, he was called by the angel full of grace. Pero ibang topic na naman yan. So Jesus became flesh. Flesh, laman, palatandaan, nakikita. Panlabas na palatandaan. So he is the ultimate sacrifice, sacrament. Okay. Ang tanong, mga kapatid, bakit kailangan ng Diyos, kailangan ni Jesus magpakatao, no? At hindi lang mananatiling espiritu? Bakit kailangan niyang magkalaman at tumira kasama tayo? Pwede naman niyang magmagic, di ba? Oh, yun. Ligtas ka na, natubos ka na. Yan lang. Bakit yung kailangan magkatawang tao? Dahil ang sagot, mga kapatid, because of our nature as man. Ano ba yung nature natin? Okay? Alam naman natin ang ginawa ng Diyos, angel at saka man, ang dalawang persons. Intellect and will. Angel at saka man. Eh, ang nature ng man, ang tawag dyan ay we are a hylomorphic being. Hylomorphic being po, ibig sabihin, composite combination of body, katawan, at saka kaluluwa,
soul, no? Hylomorphic being. So hindi lang tayo kaluluwa o espiritu, may katawan tayo. Yan ang rason, ang katawan natin, kung bakit ang Diyos kailangang magpakatao. So we are citizens of two worlds. Tayo ay naninirahan sa dalawang mundo. Sa mundo ng hindi nakikita at saka sa mundo ng nakikita, no? We are citizens of two worlds. So the physical world and the spiritual world. Kaya wag na ating kaligtaan ang spiritual world, mga kapatid, kasi ito po ang forever. Ang physical world ay hindi forever. Temporary lang po. Huh? Yan ang parati nating nakakalimutan. So, because of our nature, Jesus, in the incarnation, reaches us where we are. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, for God so loved the world, no? He reached out to us kung saan tayo. Pinuntahan niya tayo. Hindi lang siya doon sa langit, okay, magmamando doon, no? Sabi, okay, ito gawin niyo. No, He reached down to us and He became like us, no? Dahil sa pagmamahal. So, hindi siya naging anghel, He became man. No, because angels are pure spirit, just like God. So, angels are pure spirit. They do not need senses to relate. Hindi po nila kailangan ng mga sense of touch, sense of hearing, lahat, because they are pure spirit. No? They relate differently in the realm of spirit. So, dahil tayo ay tao, kailangan na ng Diyos magpakatawang tao. Ito ang sagot. That is why God became man to physically relate to us. Para makasalamuhan niya tayo. No? Para ma-feel niya kung anong na-feel natin. Ma-feel din natin siya. No? Okay. Punta tayo sa milagro ni Jesus sa Mark chapter 7 verse 33. Basahin natin. After he took him aside, so Jesus heals a deaf man, no? Deaf mute. Hindi nakakapagsalita at bingi, no? He took him aside away from the crowd. Jesus put his fingers into the man's ears, then he spit and touch the man's tongue. Nilagay niya yung kanyang daliri sa tenga ng tao, dumura siya, at hinawakan niya ang dila ng tao. And then he looked up to heaven with a deep sigh. He said, "Epata," meaning be open. And at this, the man's ears were open and his tongue was loosened and he began to speak. So, ang tanong, mga kapatid, sinabi lang ba ni Jesus, okay, gumaling ka na? Wala. So, ito yung mga objection ng ating mga kapatid na Protestante. Sabihin nilang hindi kailangan ng sakramento kasi daw we have to worship in spirit. Pero, ang tanong, bakit hindi na lang sinabi kaagad ni Jesus, gumaling ka na, magsalita ka na? Bakit pa niya kailangang dumura at saka hawakan ang dila at saka ang tenga? Dinuraan niya. No? Di ba? Parang kung tinan mo, parang kalabisan lang. Hindi. May purpose si Jesus. At saka, pinasok niya pa yung daliri niya sa dila. Parang may pinapahiwatig siyang palatandaan. Makapangyarihan siya, hindi niya na kailangan gawin yun kung gugustuhin, di ba? Yun. Ito ay isang magsisilbi na aral sa atin. At na para na kalimitan ay hindi natin napapansin ang puntong ito sa Biblia. Okay, punta naman tayo sa Mark chapter 8. Yun ay Mark chapter 7. One chapter down, makikita natin na ang Diyos na naman ay nagpagaling ng isang bulag na tao.
And he took the blind man by the hand and led him outside the village. When he had spit on the man's eyes, anong ginawa ni Jesus? No? Dinuraan niya yung mata mismo, directly. He spit on the man's eyes. Parang makasabi ka, "Are you sure, Lord? Gusto kong gumaling, tapos dinuraan mo yung mata ko?" Hindi ba pwedeng sabihin na lang ni Lord na gumaling ka? Makapangyarihan naman siya. Okay? Pero may gustong ipahiwatig ang Diyos na preparation para sa mga gusto niyang gawin. No? And then he put his hands on him. Jesus asked, do you see anything? May nakikita ka ba? No? Jesus spit on his eyes. May nakikita ka ba? Sabi niya, parang may nakikita ako mga tao na parang mga naglalakad na mga punong kahoy. O sige, inulit niya. Once more, Jesus put his hands on the man's eyes. Then, his eyes were opened. His sight was restored, and he saw everything clearly. Kita mo? After saying this, he spit on the ground, made some mud. So, meron namang instance sa John chapter 9, no? Pinagaling na naman niya ang isa, no? Ibang pangyayari na naman ito sa John chapter 9. Pinagaling niya ang isang bulag, kumuha siya ng lupa. Binasa niya ng laway niya. Nagumawa siya ng parang mud puddle, no? Nilagyan na niya ang kanyang laway at nilagay sa kanyang mata. Kumuha siya ng material na bagay, lupa. Ginamit niya, hindi niya naman kailangan gawin yun, di ba? Bakit niya ginawa yun? So makikita mo na ang Diyos ay kanyang piniprepare ang turo ng sakramento. Sabi niya, pumunta ka sa water of Siloam, the pool of Siloam. Maghilamos ka doon at makakita ka. Yun, another. Bakit kailangan pa ng tubig? Pwede namang hindi, di ba? So why did he have to do this? Why not command directly without using visible things? Why would Jesus confess his grace to us using visible signs? So yun ang tanong. Bakit hindi na lang niya sinabihan na gumaling ka? At bakit kailangan pa ng Diyos ipadaan sa mga panlabas na palatandaan, sa mga material na bagay, ang pagbigay niya sa atin ng grasya? Bakit hindi na lang diretso? Yun ang sagot sa mga example na pinakita ni Jesus. Bakit? Ito ang sagot. Because Jesus know we need it. Kasi alam ni Jesus na kailangan natin ito. Itong mga material na bagay kung saan niya pinapadaan ang kanyang grasya sa mga material na bagay, kasi alam niya na kailangan natin ito. Ito ay pangangailangan natin. Bakit? Because all our knowledge comes to us through our physical senses. Dahil po sa ating katawan. We are not spirits. Okay, mga kapatid? We are not spirits. Para maalaman natin ang amoy ng isang bulaklak, kailangan natin gamitin ang ating ilong. Kailangan natin umamoy para ma-enjoy natin yung mga perfume. No? We need to hear so that we enjoy the music. We listen, we need our ears, our senses of hearing. Our sense of touch. We need to touch our babies. Gusto mo lang ba yung hello baby, sa malayo, sabihin mo lang, ay cute-cute mo baby, hindi mo itatouch, hindi mo kakargahin. Ako, maano siguro, no? Para ka mang gigigil na gusto mo mahag ang baby mo. You really need to touch, no? Yun ang pangangailangan natin, affirmation, assurance. And then we need to taste, no? Kailangan natin matikman para malaman natin kung ano yung taste niya. Lahat. Kailangan nating makita ang magandang mga tanawin. We have to see.
Yeah, see? So, di ba, hindi lang tayo kontento na sabihin tayo na I love you, kahit napakaya, walang kwentang bagay na napakaliit na bagay na hindi naman mahal. Happy na tayo na bigyan tayo ng gift, di ba? Pinapakita na concern pa rin pala yung husband ko sa akin, no? Binibigyan akong bulaklak, no? So, we need tangible things as assurance. Because we human beings have bodies, we need to see, we need to feel, we need assurance. Alam ni Jesus yan, kaya He met us where we are. Sabi ni St. John Chrysostom, early church father, early Christian, 347 to 407, sabi niya, kung hindi pa tayo may katawang tao, if we were incorporeal, yan ang ibig sabihin yan, hindi niya na sana tayo, no? He would give us these things in a naked and incorporeal form. Bibigyan niya sa tayo, ibibigay niya na sana ang mga bagay na ito sa hindi physical na pamaraan. Pero ngayon, dahil tayo, ang ating kaluluwa ay implanted sa loob ng ating katawan, He delivers spiritual things under things visible. No? So, early Christian ito, ha? Speaking about the sacraments. No? So even if it's just appearances, when it comes to the Eucharist, the bread and wine, this is made of matter. So, tinapay, matter, wine, matter, no? Example sa sacrament. So, whether it's water for baptism, or oil for the anointing, or the action, the gesture, the laying of hands in holy orders, nakikita natin mga palatandaan. So the sacraments consist, just as our Lord did, both spiritual and material component. So sa sacrament, mga kapatid, merong spiritual component, hindi nakikita, at saka merong material component nakikita. So ang spiritual component, yun po ang words na sinasabi sa sacrament, at saka yung material, yun ang flesh, no? Yun ang mga makikita. Kaya dito, Jesus is the Word made flesh. Siya ang salita ng Diyos na naging laman. So, Word made flesh, spiritual component, material component of the sacrament. Okay. Punta tayo sa John chapter 3, verse 5. The importance ng sacrament of baptism. Sabi niya, unless you are born of water and spirit, take note, water, matter, spirit, hindi nakikita. Material component, spiritual component. You cannot enter the kingdom of heaven. Okay? Sabi niya kay Nicodemus. Objection ng mga Protestant. Sabi niya, ay hindi naman po nag-ano, hindi naman ibig sabihin ni Jesus doon ay baptism. Ang ibig sabihin ng verse na yon na unless you are born of water and spirit, you cannot see the kingdom of heaven. Ang pinapahiwatig po ni Jesus doon, ibig po sabihin noon, ay accepting Jesus as your personal Lord and Savior. Hindi baptism yon. Yun ang sasabi nila. Pero ano bata ang totoo? Ang sagot, mga kapatid, walang duda. Jesus was really talking about baptism. Bakit? Titingnan natin ang konteksto. Anong nakapalibot doon sa pagsabi ni Kristo ng iyon? Yon ay John chapter 3 verse 5. Punta tayo sa John chapter 1. Chapter previous noon. Anong nangyari? Bago sinabi ni Jesus yon kay Nicodemus, si Jesus ay bininyagan. Okay? And then sa
chapter 2, ano nangyari? In John chapter 2, what did Jesus do? Sa wedding feast of Cana, yung mga purification water, ginawa niyang wine, no? So, ano ba ang simbolo sa mga Hudyo ng purification water? Yung ginagamit sa paghugas sa mga bago sila kumain. Hindi sila makakain, no? Kustumbre nila na when they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. So, kaya meron silang ceremonial water of purification rites. Ano ginawa ni Jesus doon? Sa mga water na yon, ginawa niyang wine. So, he transformed the baptismal waters of the Jews. It's about baptism pa rin, related sa baptism. Symbol of a new covenant life. Tapos, punta tayo sa the great born again discourse, no? Sa John chapter 3 verse 5, na sinasabi nilang hindi daw binyag. Okay? After that, punta tayo sa John chapter 3 verse 22. Anong sinabi dito? This is the only place na makikita natin na si Jesus ay bininyagan. No? And there Jesus baptized, hindi bininyagan, sorry. Si Jesus ay naminyag ng binyag ng tao. No? And then you go to chapter 4 verses and 1 and 2 and he sends out apostles to baptize. Nag-utos siya na mag-baptize ang mga apostoles niya. So puro baptism ang sinasabi dito sa ilang mga chapters. So makikita natin na the whole context ng kapalibot dito, it's about baptism. Oh. So pag sinabi mong hindi siya baptism, at ito lamang ay pagtatanggap sa kanya bilang tagapagligtas, ito ay pinipilit na natin masyado. No? Okay. So, baptism is an awesome example of a sacrament because its form was given to us by Jesus Himself. So, ito yung sakramento ng binyag. Ito pinakamagandang example na si Jesus mismo ang tatag, na mapatunayan natin na si Jesus ang nagtatag nito kasi tinuro niya talaga ang form, meaning kung paano gawin ang sakramentong ito. No? In Matthew chapter 28, sabi niya, "Go into the world, teach all nations, baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." So, yun ang sasabihin nila, no? Baptize them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Okay. So take note, mga kapatid, digress muna tayo konti. Sabi, teach them, no? Hindi, bakit ito yung picture na ginamit ko? Nagpapasapasa ng mga salita. Kasi, yun talaga, mga kapatid, ang plano ng Diyos. No? Na teach them to do all that I say. Hindi po magbabasa ng Biblia. Okay? Hindi ko sinasabi na hindi importante ang pagbabasa ng Biblia. Okay? So, papasa-pasa po ang authority na binigay. Walang putol na apostolic succession. Ang simbahan ang binigyan ng karapatan ng Diyos at otoridad na magturo, no, sa buong kasaysayan. Walang putol po. So, sabi, sinong makikinig sa inyo sa simbahan, he who hears you hear me. So, sila ay nag-preach, nagtuturo. Walang basa po. Wala pong libro dati na magbabasa ka lang. Puro turo, no? Hanggang dumating sa ang Bible sa printed Bible sa 1500s. Hindi po masama ang pagbabasa ng Biblia, pero kung ikaw na Kristiyano ay kumuha ng Bible ngayon, hindi ka naman konektado sa mga apostolic succession at saka magsimula ka ng sarili mong simbahan,
ay hindi ikaw otorisado ng Diyos na magturo. Kasi ang binigyan ng otorisado, authority na magturo, ay ang mga apostoles lang. No? Reading the Bible is good. Only when you read it within the guidance of the church who Jesus established. So, okay po ang pagbabasa ng Bible to be inspired. Pero para magturo at gumawa ng sariling turo, hindi po pwede kasi hindi ka otorisado. Kasi isa lang ang otorisado, ang mga apostoles. No? So kung ikaw ay magbabasa ng sarili mo, yan ang resulta. Maraming mga sekta ang lalabas. Okay, balik tayo sa sakramento. So, there you have the form. Ang form ay ang sasabihin na baptize them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. At saka yung matter ay ang tubig. No? So, yan po ang sakramento. May matter at saka may form. Spiritual component and material component. Word became flesh. Okay? Hindi lang niya sinabi kung paano gawin, inutusan pa niya na gawin. Hindi lang niya sinabi kung dapat gawin, kundi inutusan niya na gawin ito. Matthew chapter John chapter 3 verse 5, no? But then he commanded the apostles to do it in Matthew chapter 28. Go and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And punta tayo sa Mark chapter 16, verse 16. He that believes and is baptized shall be saved. So, kailangan talaga ang sakramento ng binyag para sa kaligtasan. Kung sino ang mananiwala at mabinyagan, ay maliligtas. Okay. Punta tayo sa compel, confirmation, no? Jesus mismo ang nag-institute ng confirmation. Sabi niya sa Acts chapter 1 verse 18. Do not leave Jerusalem. Huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Manatili muna kayo doon, no? Wait for the gift that God had promised. Hintayin nyo muna ang pinangako ng Ama. Ano yun? Ano yung pinangako ng Ama? Ang Espiritu Santo. No? For John baptized with water, but in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. So yan po ang natatanggap natin sa confirmation. The gift of the Holy Spirit. No? Baptism of the Holy Spirit. So sabi, parang iniisip ng mga apostoles, sandali lang Lord, di ba sabi mo, punta kami sa buong mundo, magbibinyag, in the name of the Father, Son, Holy Spirit, turuan sila lahat ng mga sinabi mo, bakit maghihintay pa kami? Sabi niya, yes, wait muna, kasi hindi niyo pa natatanggap ang Holy Spirit, the power from on high. So ganun din tayo. Kaya tayo kinoconfirm, so that we will become courageous. Magiging matapang tayo sa pag-spread ng Word of God to become prophets of God. Huh? Kaya tumatapang tayo pag na-receive natin ang sacrament of confirmation. Punta naman tayo sa confession. So kung mapansin niyo mga kapatid, pahapyaw lang ito ng mga pagpapatunay ng mga biblical verse. Kasi hindi naman to detalye talaga na ano, ibang lecture na naman yung detalyado talaga ang kada sakramento. Okay? This is just a sacrament in general na tinatag ni Kristo. Confession. Napakaklaro din ito na siya ay nagtatag nito. In the clearest terms, tinatag ni Kristo ang confession sa John chapter 20, 21 to 23. Hiningahan sila
ang mga apostoles at saka tanggapin nyo ang Espiritu Santo. Binigyan sila ng kapangyarihan. Whoever sins you forgive are forgiven. And whoever sins you retain are retained. Diba? So, binigyan sila ng kapangyarihan. So, dito tinatag ni Kristo ang sakramento ng kumpisal. He empowers them to do the same thing that He did. Ano bang sinabi niya? Saan ba natin sa Biblia maririnig na nagsabi si Jesus na I forgive you of your sins? Doon sa healing of the paralytic. Kaya nga sinabihan siya ng mga Pariseo, bakit ba siya nagpapatawad ng kasalanan? Diyos lang ang makapagpatawad. Meaning, siya ang Diyos. Kasi nakapagpatawad niya, first person. Hindi niya sinabi, God the Father forgives you. Sabi niya, I forgive you. Kaya sabi niya, blasphemy daw, no? So, kaya, kung ang mga pare natin ngayon, no? Nagsasabi, pag nagkumpisal tayo, hindi nila sinasabi, Jesus forgives you of your sins. Napansin niyo, pag nagbigay ng absolution ang mga pare natin, sinasabi nila, I absolve you. Kasi sila ay persona Christi. Sila ang representative ni Jesus. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, yan ang rason ng sakramento. Binigay sa atin ang sakramento because Jesus loves us. He loves us so much na alam niya yung pangangailangan natin. Na gusto niya na parang ma-feel mo talaga na si Kristo ang nagpapatawad sa iyo, first person, na hindi lang siya yung ibang tao na papatawad. Gusto niya ma-feel mo siya in the presence of pare. Nakaharap mo si Kristo. Alam niya na kailangan nating marinig yung exact words na I forgive you. No? He needed to hear the words, your sins are forgiven. Alam mo, kailangan nating marinig yan eh. No? Yung mga taong may nagkagalit tayo, sarap pakinggan na sabihin niya, pinapatawad na kita. Diba? So, at saka, kaya rin binigay niya sa atin ang priesthood, institute niya ang priesthood, so that may taong maririnig natin mismo ang boses ni Kristo. So that we can hear His words, I forgive you. Because He loves us so much. He knows what He wants. He knows what we want. No? Kaya para mabigyan tayo ng the greatest level of certainty. Kasi kung magsasorry ka lang dyan, kagaya ng tao na to, wala kang maririnig na pare na I absolve you. Cool, parang kulang, no? In the sacrament confession, Jesus, you really hear the words of Jesus, I absolve you of your sins. No? He wants you to hear, I absolve you of your sins. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Anong rason? Because He loves us so much. That's why He gave us the sacrament. By hearing those words of our Lord and Savior, and really that's the sacrament are all about. Yan po ang rason ng sakramento. Para marinig natin ang boses niya mismo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Okay. Sa tingin niyo ba mga kapatid, bakit ba anong pinanggagawa ng mga tao para maka-selfie? Itong taong to, baka mamata, pag mahulog to, mamatay to. Para lang makapag-selfie, para i-post sa Facebook. No? Para maraming likes. Bakit ba ang tao gagawin lahat para makakuha ng mga likes? Bakit ba sikat masyado ang Facebook? Kasi ang tao nag-aabang parati ng pag may naka-flash na blue. Bakit ba addictive ang Facebook? Kasi sinasadya nila kasi ang tao nag-aabang ng blue, nakikita yung kahit ano ng mga kabulastugan, no? Ito, kaya ito, kita mo parang kahawak na yung boyfriend niya. Yung pala, wala pala siyang boyfriend. Kamay lang, mannequin lang, nilagay yung cellphone, no? Para lang makakuha ng likes. Bakit? Bakit natin gusto ng likes, mga kapatid? Because we want to be affirmed. We need that. Meron tayong love tank. We need to assurance. Basic human needs yan eh. No? We need to be touched. We need to be affirmed. Ay, ang ganda-ganda mo. Kaya mga babae, puro selfie ng selfie. No? So, kasi people
longs for physical assurance. Diba? Kaya ikaw yung umiyak, umiyak, mas gusto mo talagang tinatanong ka na nanay, oh, anong nangyari? Oh. Tapos may isang bata, umiyak siya, pupunta sa nanay niya. Oh, anong nangyari? Kasi nadapa ako. Pumunta ako kay Papa. Tapos hindi man lang nagsabi ang si Papa ng, oh, kawawa ka naman. Hindi man lang ako sinabihan, kaya na-hurt talaga siya. Kasi ang tao kailangan ng assurance at saka sympathy at saka empathy. No? So, God so loved the world that He gave His only begotten Son that He became man. Kasi, kita mo tong babae, the woman who touched the cloak of Jesus. Pwede naman gawin na papagalingin ako ni Jesus. Pero, ang tao talaga gusto may mahawakan eh. Kung mahawakan ko lang kahit man lang ang dulo ng laylayan ng damit ni Jesus, ako ay gagaling. Because people needs reassurance. May mahawakan, may marinig, may matikman, may makikita. Yun. And that's what sacraments do. Okay? So yes, they are symbols or signs that communicate the grace that they symbolize to empower us to make heaven our home. No? Symbols to empower us. Another Protestant objection. So, ang mga sakramento daw, like baptism, wala pong kapangyarihan na makapagligtas sa atin, sabi nila. Baptism daw is just, nagbabaptize na naman yung mga, ano eh, mga Protestante, pero para sa kanila, it's just a public profession of your faith in Jesus who saved us. Pero hindi siya nakakaligtas. Yung faith po natin, sabi nila. Wala pong kapangyarihan ang baptism, sabi nila. Okay? So, anong sagot natin dyan? Actually, the sacraments have power to save us. Kasi, ang power ng sacraments, hindi galing sa sacrament mismo, galing kay Kristo yan. Diyan niya pinadaan. Inincorporate niya talaga dyan sa loob ng mga matter mismo. Kung wala si Kristo, siyempre walang power ang sacraments. Lahat ng power ng sacraments ay kay Kristo. No? Lahat yan. Makikita niyo ito. Matrimony, holy orders, baptism, lahat yan. Galing kay Kristo sa krus. Okay? Punta tayo sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Anong sabi dito? Baptism, which is like that water, baptism now saves you. Klarong-klaro po. Baptism now saves you. Huh? It saves you. See, anong sabi? Through Jesus Christ. Sabi ng mga Protestante, no baptism, no church, no sacraments, only Jesus. Totoo yan. Eh, ano ba? Aawayin mo ang Bible? Sabi ng Bible, oh, baptism saves you. Diba, naniniwala kayo sa Bible? And you are saved by baptism because through Jesus Christ. Wala namang konflikto yan. Wala namang hidwaan ang sakramento. Wala namang hidwaan ang baptism at saka si Jesus eh. Kasi ang power ng baptism galing naman kay Jesus eh. Okay? At saka, eto, tandaan nyo na nagpapatunay na ang baptism may kapangyarihang makaligtas. Acts chapter 22, verse 16, nang sabi, sinabihan ni matapos makakita si Paul, pinagaling siya ni Ananias, sabi niya, tapos nakumbinsin na siya kay Jesus, na totoong Diyos si Jesus, naniwala na siya kay Jesus. Sinabihan siya ni Ananias, why do you delay? Ano pang hinihintay mo? Magpabinyag ka na para mahugasan ang mga kasalanan mo by calling on His name. Magpabinyag ka na para mapatawad ang kasalanan mo. No? Ang tanong, bakit pa kailangang magpabinyag si Paul? Eh di ba naniniwala, may faith naman siya kay Jesus, dapat ligtas na siya. Pero kinangan niya talaga magpabaptize. Kasi sabi ni Jesus kay Nicodemus, if you are not born again,
by water and spirit, you cannot enter the kingdom of God. Kasi kalooban ng Diyos na mula sa mga material na mga bagay, na mga palatandaan, ipapadaan niya ang kanyang grasya. Grasya sa pagligtas. So this is our entrance. So yung topic natin, relationship with Jesus last time, hindi ka pwedeng pumasok sa relationship na kung sa anong klaseng pamaraan na gusto mo lang. Isa lang ang pamaraan na ikaw ay makapasok into a relationship with Jesus. And that is baptism. Yun po. Baptism po. Gusto mong pumasok? You want to have a relationship with Jesus? Be baptized. And let's go to the sacrament of all sacraments, Eucharist, which ang lahat ng sacrament ay pumupunteriya patungo sa sakramento, ang the most blessed of all sacraments, the Eucharist. So, sa sakramentong ito, hindi lang grasya ang natatanggap natin. Mismo ang nagbibigay ng grasya, ang pinagdadaluyan ng grasya, ang natatanggap natin. Kung saan nagmumula ang grasya, siya mismo ang pumapasok sa atin at kinakain natin, pumapasok sa ating katawan, sa ating kaluluwa, para tayo ay unti-unting babaguhin sa kanyang kaanyuan. No? Jesus goes into our very physical bodies. And then, wala na pong mas higit pa sa personal na relationship na to. Gusto mong feeling close ka kay Jesus? Chami-chami kayo? Barkada kayo? Wala nang higit pa. Wala na pang mas tataas pa kumpara sa Eucharist. Kasi sa Eucharist, hindi mo lang siya ine-embrace. Sa loob-loob mo talaga ng katawan mo. Loob-loob ng kaluluwa mo. No? That is the ultimate personal relationship. Walang makakatalo dyan. Okay? So, at saka hindi po, paalala lang po, hindi ito ay magic, nangyayari sa magic. Kailangan po, properly disposed ka. Warning ni St. Paul. Kasi if we are in the state of mortal sin, we take Jesus, para daw nating inuulit yung kasalanan ni Judas. Mas, ano pa, mas masahol pa sa kasalanan ni Judas. Na tayo ay nang tinatakwil natin ang Diyos sa ating mga kasalanang ginagawa, pero gusto rin natin siyang halikan na patraydor. Yan po ang nangyayari when we receive the Holy Eucharist in a state of mortal sin. It will be our damnation. So, paalala lang po. So, but if we're cooperating with God's grace, pag tayo ay nagko-cooperate sa grasya niya, the Holy Eucharist ay binabago niya ang anyo ng ating kaluluwa into the image of Jesus Christ. So that is what sacraments are all about. Now, for the sacrament of matrimony, hindi na natin ano, Matthew chapter 19 verse 5, i-review nyo na lang ang video kasi kulang na tayo sa oras. Sabi, the two will become flesh, si Jesus nag-institute, no? What God has joined together, let no one separate. And then for the sacrament of the anointing of the sick, makikita natin sa James chapter 5 verse 14, sabi, meron ba sa inyo may mga may sakit? Tawagin nyo ang mga pari ng simbahan para siya ay ma-anoint with oil in the name of the Lord and he will be healed, no? So, last two slides. Ang tanong, maliligtas ba tayo na walang sakramento? Ang sagot po ay hindi. Kasi may mga ibang Katoliko, hindi na nagsisimba, hindi na nagkukumpisal. Akala nila kahil sila ay mabait, basta magaling sa mabait sila sa kanilang kapwa, maliligtas sila. No, akala ko rin nung una, ganun. Nung hindi ko pa alam yung katikisim. Pero akala ko hindi importante yung sakramento, yun pala hindi tayo mabubuhay nang walang sakramento. Bakit? Ito po. Eh, dito na papasok yung paborito. Dito na natin magagamit ang paboritong verse ng mga born again Christians, mga Protestante, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Yung mga Katoliko, mga CFD, medyo defensive masyado sa verse na to kasi akala nila faith alone to. Pero actually, magagamit natin to
para sa ating advantage because dito papasok yung verse na to na nagsusupport ng sacraments. Because hindi tayo maliligtas sa ating kabutihan lamang kasi sabi ni God, for it is by grace you have been saved. E pag walang sakramento, walang grasya. It is by grace that you have been saved through faith. At it's not from yourselves. It is a gift of God. Kasi yung sacraments, gift from God. Hindi dahil tayo ay mabait, si Jesus na nagpapako sa krus. Diba? Sabi? So kaya, kahit yung kabaitan natin, kahit yung pagiging in the state of grace natin, lahat yan galing sa kay Lord. So, hindi tayo pwedeng magmayabang. Pero hindi po ibig sabihin na hindi kailangan ng gawa, ha? Importante ang gawa. Pero, ang sinasabi lang dito, it is because of God. Hindi tayo pwedeng magyabang. So, with that, God bless you, brothers and sisters. I hope you understood. At saka kung sino man ang may mga katanungan, pwede magpaiwan. Pero yung mga walang katanungan, pwede na kayong mag-exit after the prayer. So, after the prayer, mananatili ako for 5 minutes. If there's questions, pag wala, mag-exit na rin ako. Okay. So, sino ang magko-closing prayer? Sis Nerelisa. Hello, sis. Good evening, good evening po, sis. Doc. Closing prayer ta, sis. Okay. Okay, po. Let's put ourselves in the holy presence of God. Naririnig po ako. Yes, Father, Son, Holy Spirit, amen. Father, Son, Holy Spirit, amen. Lord God, thank you po sa araw na ito. At marami pong salamat sa pagkakataon na kadalong kami sa pagtuturo ng aming butihin, Dr. Jose D. Chang. Nagpapasalamat po kami at binigyan niyo kami ng pagkakataon sa buong araw na ito. Nawa, ang iyo pong grasya ang pumaloob po sa amin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Don't bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, sis, for the closing prayer. Thank you, po. Thank you, mga kapatid, for attending. See you next week. Next week po ulit. Okay. Thank you, sis. Brad Robert, kumusta nang imong wifi diha? Hinayas, wala, pero wala ba kaputol-putol karon? Wala, ako nabantayan. Kung ako may mag-host, murag mo hinay siya. Oh. Yung sana mo nininom ka na yung tapad ang imong kuhan. Ikaw, o kanin mo ang slide. Kuhan na siya, kanang OBS. OBS ni. OBS program. Tudluan ka na mo ni Windel. Si Windel may nagtudluan ni ako. Libre raman ni siya nga kuhan, nga program. Pwede ni Windel download. Sa'yo na kaayo. OBS. OBS, OBS ang ngalan. Oh, pag-download og OBS. Sa'yo na kaayo. Dako kay tabang eh. Sa laptop